Hi guys, so welcome to my vlog, another vlog, and today's vlog is a travel tip, luggage, kind of like that. So today's vlog ay ito yung aking bagahe. So ngayon ay i-arrange ko pa siya kasi may nabili akong vacuum plastic. So itatry ko siya kung mas nakakaless ba ako ng space at saka kilo kung lalagyan ko siya ng plastic vacuum. So ito yung laman ng before ko, ang kalat, 'di ba? Para siyang punong-puno talaga, as in. Tingnan mo naman yung diferensya. Ito pala yung vacuum plastic na nabili ko. Mura lang 'to siya, dalawa, medium size, actually malaki na yung medium, it's 1.5. So ayan. Dalawa yung gagamitin ko sa isang luggage. Actually nagawa ko na yung isang bagahe ko. Nalagyan ko na siya ng vacuum plastic. So this one, itatry ko siyang i-arrange. Tingnan mo naman yung tabundok niya, 'di ba? So yung difference after ma-vacuum yung ating plastic. So let's get started. But before that, ay kikiluhin muna natin siya. Kung ilang kilos yung before para ma-compare natin siya sa after ng kilo. So ayan guys, ito na yung ating kiluhan. Pounds ang ano nito, tapos i-convert na lang natin sa kilos. So, ayan yung ating, it's 49.6 pounds. Tapos, ito yung sa kilos. So, ayan guys, ang ating 49.6 pounds to kilos is 22.498 kilos. Which is good kasi ang maleta ko is 23 kilos. So, pasok sa banga. So, ayan na guys, tatanggalin na natin siya isa-isa. Tapos, ilalagay na natin siya sa ating vacuum plastic. Ayan guys, ilalagay na natin siya sa ating vacuum plastic. Ayan guys, gagamitan na natin ng vacuum since wala akong ibang vacuum at ito ay medyo may awang, so hindi siya pwede. So nilagyan ko siya ng tape para sumakto doon sa butas ng plastic. So ayan, i-vacuum na natin. Tapos, seal natin siya ng parang may rubber siya. Tapos, may plastic cover. So, ayun lang guys.
na guys. Ilalagay na natin. In-arrange ko lang para mapantay yung ating ano, na vacuum na plastic doon sa loob ng ating maleta para maisara natin siya. Okay. So ayan guys, ikikilo na ulit natin siya. At ang pounds is 48.7. So bumaba siya sa 49.6. So ito yung conversion guys. So as you can see, talagang bumaba yung points niya, which is good. At saka pwede pa tayong maglagay sa loob. So since pwede pa tayong maglagay ng sa loob, may mga ilalagay ako mga konting stuff pa na isisiksik. As you can see, mga gilid-gilid, pwede ko pa siyang siksikan ng mga maliliit na item. So yung mga idadagdag ko, yung mga charger cord, mga clip. And then, itong maliit na bag. And then, ilalagay ko na lang dito sa loob yung mga, ito, yung mga lipstick na gift sa akin ng asawa ko. Hindi ko naman nagagamit. Ayan. So, ipamigay natin sa ating mga tita. May na lang, may bigay tayo konti. At saka itong mga hand sanitizer na pwede isabit sa bag, which is very useful sa Philippines now. It's not just Philippines, but yeah, kahit saan tayo is kailangan natin talaga ng alcohol. So ito maganda kasi mayroon na siyang ano, sabitan para sa bag. So ayun guys. I hope may natutunan kayo sa video na to sa mga next travel nyo. Thank you guys for watching ng aking vlog. So start na ulit tayo ng vlog kasi magbabakasyon tayo. So tingnan nyo guys, see? Pwede pa siyang siksikan sa mga gilid-gilid, which is very advantage. Advantage siya, mga maliliit na bagay, pwede nyo pa siyang ilagay sa loob. Thank you guys for watching. Bye!